dun po sa mga naka-ayuda na. Opo. Na sa galing sa national ng DSWD o kaya sa DOLE o iba mang sektor ng gobyerno, sila po ay hindi na makakatanggap. Sapagkat itong ginagawa ng ating pamahalaan ng lokal ng Pasig ay sumasalo doon sa mga hindi nabigyan. Pero sila naman po ay nabigyan ng mga kaukulan na pagkulang mula sa national. Ito lang naman po ang binilinado ng ating pamahalaan ng Pasig. Tulong lang naman po ito para sa mga ating pangkakit. Viewers ng Kurt TV, more power po sa inyo. Subscribers and supporters ng Kurt TV. Ako po si Maris Umali. Baka nagtataka kayo kung bakit ako yung nagsasalita rito. Actually po, ako po kasi yung reporter na na-assign na araw-araw mag-report tungkol sa Pasig government. So, sa lahat ng mga ginagawa, nangyayari ngayong lockdown, ngayong enhanced community quarantine dito sa Pasig. So, kapag hindi po kayo nakakanood ng news, pwede rin po kayo mag-subscribe sa Kurt TV to know all the updates sa Pasig. Pero kung makakanood din po kayo sa TV, maganda rin po makanood kayo ng Kapuso Station at GMA at sa GMA News Online. Pero isa po to sa mga paraan na talagang malalaman po ninyo kung ano ba talagang ginagawa ng ating local government unit para matulungan po ang lahat ng mga residente ng lungsod ngayon pong naka-lockdown tayo, ngayon naka-enhanced community quarantine tayo, at kung ano pa po yung mga dapat nating gawin para talagang lahat tayo ay kumbaga malagpasan natin successfully itong pandemic na ito. So, I hope you guys stay safe and continue to subscribe to Kurt TV. God bless! Good afternoon, Kak. May tanong lang po kami po sa inyo. Sino po yung mga qualified na mabibigyan po ng Pasig Social Amelioration Program dito po sa Barangay Santo Tomas? Marami pa tayo mabibigyan. Yung pamilya. Yung pamilya may mga anak. Yung LGBTQ na mayroong anak, yung babae. Legitimate na anak. So, clear ko lang po doon. Ang kasama po, ang qualified po is yung mga may pamilya po. Yes, may pamilya. Sila po ang mga kasama. Lahat ng mga kasal po, yes. Kasama din po sila. Yung mga LGBTQ na may anak po, kasama po sila. How about po the solo parent po na may anak po? Yung solo parent, yan. Kasali rin po sila. Eh, yung mga pinalaki po ng lola at lolo na nangangala, ang lola at lola po ang nangangala. Yes, kasali din po sila. Ayun, thank you, Kak. How about naman po dun sa ating mga single na renter? Yung mga single na renter po, saksamang paalad, dahil hindi po sila kasali sa SAP. Pero meron po yan na alternative. No? Nakakatuwa ang City Hall kasi hindi lang basta pwera ka. Ngayon, kasali pa rin sila, kaya lang coupon. Mm-hmm. 600 worth ng coupon. So hindi equivalent doon sa 8,000 na ibinigay ng city, pero may ibibigay pa rin ng coupon. Yes po, yun po yung 600 worth na kahit ano bilhin, bigas, grocery, sa palengke, pwede nila magamit yun. Ay, nakita nga rin po, actually, sa couple of weeks na nagtayo po kayo ng palengke ata po, yes, dito po. Sa inyong kanto. So pwede po kaya nila yung magamit yung kanto? Yes po, kasi yung mga nagtitinda dyan, legit na nagtitinda sa palengke. Kaya kung ano man ang presyo sa palengke, yun po ang presyo dyan sa ating mini market. So okay, clear ko lang din po ulit yun. So yung mga renter na single, hindi sila kasama sa Pasig SAP, pero ang ibibigay po nating alternative na ayuda sa kanila is yung food coupon po na worth 600. Yes po. Ayun, Kap. One last question po, Kap. How about the magka-live-in partner po na hindi po kasal at wala pong anak? Paano po yung ayuda natin sa kanila? Hindi po kasali yan. Yung magka-live-in na walang anak. Pero if may anak yung babae o yung lalaki, yes po, kung makukonsider sila as family. So ano po kaya yung alternative din na mabibigay natin? Again, ang alternative ulit, yung 600 worth na minibigay na City Hall. Actually, hindi po sa amin ang gagaling yan at hindi po lihim ang pagbibigay ng coupon na yan. Kasi ang nagbibigay po niya lahat ng TL team leaders na City Hall. Ang barangay po ay assist lang sa mga team leaders. Ah, yes po. So ang maganda nga po sa amin,
yung team leaders at yung barangay nagkakaisa para magkatulong sa pamimigay na binibigay ni Mayor Vito. Okay. So i-clear lang din po natin na hindi po barangay ang namimigay. Yes. Kundi well, ang mga hindi po lihim. Opo. Hindi lihim yung pamimigay kasi may nag-post na yes, bakit opo. Lihim ba yung pamimigay ng coupon? Wala pong lihim. Dahil hindi magiging lihim yung ayuda ng City Hall. Yes po. Di po ba? Pwede din po natin i-clear na walang nilalagpasan na bahay? Hindi po pwede yung mag-pass kasi ano po yan, mula po Rukuno, diretso dito. Minsan, kaya sila nilalampasan, ang nabigyan po ngayon ng SAP DSWD is 5,000 people. Opo. Ngayon, isipin natin, yung 5,000 people na yun, talaga marami ka malalampasan. Yes po. Kasi nga, meron na sila. Yes. Diba? Yun yun eh. Hindi ka naman nilampasan dahil kinakailangan kayo malampasan pera kayo. Hindi. Yes, kaya kayo nilampasan kasi meron na kayo sa SAP DSWD. Okay. So, 5,000 po ang nakakuha sa amin, considering na maliit ang barangay namin. Pero na-delist nyo na naman po lahat ng yes mga nabigyan po sa DSWD. Yes, yes. So automatically, yung mga hindi nabigyan ng DSWD SAP, mabibigyan po sa Pasig SAP. Yes po. At ang maganda pa, pwede pa kaming mag-recommend if ever na halimbawa nakakita kami upon pagbibigay yes ng ayuda ngayon, pwede pa kami mag-recommend kung meron kami natalisod pa o may napuntahan pa na bahay na hindi kami kasali, na meron kami ganyan, may pamilya kami ganyan. So, pwede pa namin i-recommend kayo na Sir Romel. Yes. Matanong so, wala pa rin maiiwan lalo. Yes, akap. Ilang purok po ba meron dito sa Santo Tomas? Ito po. So, nasa ilang percent na po kaya yung nabibigyan natin ng Pasig SAP? Sa Pasig SAP? Yes, maliit yes pa lang po. Nasa ano pa lang kami, puro 1, 2, 3, at tapos slight ng isa. Iangiles. So, ano lang yun, tatlong purok pa lang po. So, rest assured naman, mabibigyan po lahat. No? Yes po. Sabi ko nga sa inyo, siguro kulang lang kami na konting-konti sa 5,000 eh. Yes. Yung sa nabigyan. Mm-hmm. Eh, ilan lang families namin eh. Ang voters namin is 7,000 mahigit lang. So, nasa 8,000 lang. Panawagan na lang po sa ating mga kabarangay na patuloy na mag-intay doon sa ipinangako pong ayuda ng ating city po at ni Mayor Vico po. Para sa mga kabarangay ko, sana po maghintay lang tayo, huwag tayong mainip. Pasalamat po tayo sa lahat na ayuda ibinibigay sa atin. Mga pera man, mga coupon man, malaking bagay po ang ibinibigay sa atin ni Mayor Vico. So sana po maintindihan nyo rin yung mga taong kumikilos, yung mga team leaders. Tandaan niyo po, ang hirap kong gumalaw. May takot, baka mahawa sa COVID. Yes, pero talagang yung kagustuhan namin maglingkod sa inyo ng team leaders, ng barangay, ng mga kagawad, ng mga staff, ay buong puso namin inaalay sa inyo. Sana po, doon pala makita niyo na yung aming kagustuhan na masihan kayo. Salamat ka, para nagiging emotional na kayo. Kasi nagiging emotional na po kayo kapo. Tinitira lagi ito mga team leader. Yes, okay. Sorry. Nakikita mo sa Facebook bakit kinakailangan lihim yung pamimigay nila. Paano magiging lihim yung bigay nila? Eh samantalang ibibigay sa tao yun, di ba? Bibigay mo sa tao. Magiging lihim ba? O ilihim mo ito? Kasi hindi kasi nila nakikita eh kung paano pinapamigay eh. Kaya parang na it's easy for them to say na lihim, gano'n. Pero kung kasama sila, iba kung nakikita nila kung paano mamigay, hindi nila yung masasabi. Sa akin, kung gusto nilang tumulong, ayun, dito lang ang barangay, tumulong sila. Hindi po namin kayo aawatin sa pagtulong sa barangay. Kaya lagi ko sinasabi, lagi namin sinasabi, open ang barangay. Makita nyo kung ano ginagawa namin, ginagawa nila. Hindi nakukuha ng batikos yung pagtulong. Walang batikos. No. Basta kami, willing mag-extend ng tulong, willing tumanggap ng taong tutulong. Kasi yun ang maganda. Para makita talaga natin yung pagkakaisa, open natin ang ating kamay. Yes. Diba? Open yes, natin. Salamat ka. Maraming salamat ka. Thank you. Di ba kayo nakatanggap ng sa DSWD o ano sa kayo ng gobyerno? Wala po ba kayo sa master list natin? Wala po. May asawa ho? Okay, baka pinahan na lang po.
So single siya, sir. Yes. So isa siya sa example na makakatanggap ng food coupon. Halaga 600. Okay, dahil kasi yan pala yung alternative na ayuda sa mga single. Yeah, yun po ang tulong ni Mayor para matulungan po lahat na kahit papaano makatanggap sila. Ah, okay. Imperial number. Ah, kayo sir, okay lang po ba na nakatanggap din po kayo ng coupon? Kahit pa paano? Pasalamat po. Nakatanggap lang ako ng 500. Actually, parang everyday ata may setup na palengke dito eh, no? Meron. So, pwede nila magamit yun dyan. Yes. Pwede. Saka sa palengke, malaki mismo. Yung mini palengke. Okay. Thank you po. Ito ang mini market na itinayo ng Barangay Santo Tomas sa kanilang mga kabarangay, sa mga single nga po at sa mga renter na nabigyan ng food coupon na worth 600. Maaari nyo pong gamitin dito sa mini market na yon ang food coupon na ibinigay po sa inyo, or pwede nyo rin pong gamitin sa Pasig City Mega Market, sa ilang talipa pa at sa mobile palengke na naglilibot din po sa buong Pasig. Mula sa aming butihing mayor, pinaabot po namin ang aming pasasalamat sa ating mayor na si Mayor Vigo Soto. Mula ito sa pagbati rin at pasasalamat din sa pamunuan barangay, ang Barangay Santo Tomas na pinangungunahan ni Kapitana Eya Lati Raymundo at ng mga team leader at mga kanyang kagawad. Ang mensahe ko lang sa aming mga kabarangay, maghintay lang po tayo sa bahay. Kami pupunta at bababa para sa inyo para mabigyan kayo ng ayuda kung kayo'y kwalipikado sa aming, kung kayo'y nakalagay sa master list. Ngayon, ang amin lang po, iwasan po nating lumabas ng bahay at kami po mismo ang bababa sa inyo. Maghintay lang po tayo ng kung kailan na i-schedule para dun sa purok na yon at kami po ay bababa. Magbibigay po ng konting mensahe ang aming kagawad ni si Kagawad Obet Padoga at si Kagawad Lloyd Amorpe. Sana po ay nagpapasalamat kami sa lokal na pamahalaan sapagkat ang mga tao kung saan hindi nakakuha ng ayuda o hindi nabigyan ng SAP o ng DSWD National ay hindi lang kayo na lokal na pamahalaan sa punan ng Mayor Vigo na tugon sa mga pangunahing pangailangan during crisis. Pasalamat kami sa kasipagan ng mga TL na kung saan ay pinabahay-bahay ang bawat isang pamilya ng taga Santo Tomas. Salamat po doon sa inyong pagpapagod na kung saan ay pakikinabangan ng ating mga kasama sa barangay. Kaya muli po, pasalamat ng Barangay Council sa pong alam po namin, Kapitana Eya. Maraming salamat, God bless po sa ating lahat sa Barangay Santo Tomas. Kagawad Lloyd. Kagawad Lloyd. Isang magandang umaga po para sa ating lahat, lalo higit sa ating mayor, ng buong departamento na nagtutulong-tulong sa pamumunuan ng ating mayor sa mga ayudang ibinibigay. Sa mga constituent, magantay lang po kayo at aparoon po ang bawat isa. At nagugus kami ng papasalamat ng pamumunuan ng aming kapitana sa buong council at ang buong TM na nagtulong-tulong upang magbigay ng ayuda ang bawat constituent ng ating barangay. Magandang umaga po at maraming At yan pong muli ang one-on-one interview ko kay Kapitan Eya Lati Raymundo ng Barangay Santo Tomas. Marami pong salamat sa inyong panonood. See you all next time dito lang sa Kurt TV. Please don't forget to like and subscribe. Bye-bye!